Malapit na ang pasukan, kaya marami na ang bumibili na kanilang mga gamit pang eskwela. Kaya naman po dito sa Divisoria ang takbo ng ilan natin mga kababayan para sa pag-asang mas mura yung mabibili nilang presyo ng mga school supplies. At ang darating na pasukan nga po sa Agosto 22, halos isang buwan na lamang. Ito po yung kasalukuyang presyo ngayon ng mga bilihin dito. Yung notebook ko, mabibili sa 15 pesos bawat piraso yung kanilang mga lapis. 10 pesos yung mga ballpen, 10 piso po pad paper. Depende sa grade, mula po yan sa 15 pesos hanggang 25 pesos. Ang Crayola po ay nasa 50 pesos. Yung mga bag ay mabibili naman po sa halagang 250 hanggang 300 pesos. Samantalang ang mga pencil case naman ay mabibili sa halagang 80 pesos. At dito sa isang tindahan na pinuntahan natin dito, last year, hindi ho sila nagtinda dahil nga ho sa pandemya. So ngayon lang sila magbubukas. Alamin natin yung presyo ng mga school supplies dito. Yung presyo ng mga school supplies natin ngayon, nagmahal ba kumpara ng mga nakalipas na panahon? Yes, ma'am. Magkano ho itinaas? Mga 10 hanggang 20 pesos. 10 hanggang 20 pesos, 25 pesos. Ganun, lahat ho, halos lahat ho tumaas. Depende sa item. Depende. So doon ho sa pagtaas niya, magpapasokan ho tayo. Kumusta ho, may mga namimili ho ba? Nabawasan ba o marami pa rin? Mayroon naman po namimili na, ma'am. Oo. Pero kumpara ng mga nakalipas na taon, mas umunti ba? Nakalipas na nakaraang taon, mas marami po. Mas marami, oo. Ano yung daing sa inyo ng mga namimili? Nagdadaig po sila na magdumataas yung mga presyo. Oo. Pero sa ano ginagawa nilang diskarte? Ang ginagawa nilang diskarte, nagbabawas na lang po sila ng mga item. Ah, binabawasan na lang. Binabawasan yung mga item. Lalo na kung marami silang anak. Opo, yung quantity. Ay, nagbibigay naman kayo ng discount? Yes, ma'am, pag wholesale po. Pag wholesale, pag marami kayong bibilhin. Pag maraming anak ang ibibili, babawasan niya. Babawasan po. Oo. So, inaasahan niya mas dadami pa ho yan kasi malapit na yung pasukan? Yes, ma'am. Inaasahan namin na siguro, hanggang 3 weeks. Hanggang 3 weeks. Opo. Siguro pagka-weekend, mas marami? Mas marami pag Sabado at saka Linggo. Okay. Salamat po, ma'am. Isa ho sa mga nagtitinda dito sa Divisoria. Ito, alamin naman natin dito. Yung mga kababayan natin, may mga kababayan ho tayo maaga pumunta rito. Sabagay, mas maalwan hong mamili pag maaga pa dahil kukunti pa ho yung tao dito sa Divisoria. Ma'am, taga saan po kayo? Ang Kalamba, Laguna po. Galing pa ho sila ng Kalamba. Dumayo pa kayo dito sa Divisoria. Opo. Bakit po? Mamimili po ng mga school supplies. Ah, bakit dito kayo mamimili? Medyo mura-mura naman po kayo sa dun sa amin. And ho, kumusta do sa mga pagtatanong nyo? Kumusta ho presyo ng mga bilihin? Okay naman po, mas mura dito. Mas mura ho. Sabali po siya po kasi siya yung may mga anak na. Ilang yung anak nyo? Tatlo po. Tatlo. Ano yung mga bibilihin nyo dito? Pencil. Pakunti-kunti para pagdating ng pasukan. Kunti na lang ang bibilin. Pencil. At saka notebook. Yung notebook. Mga gamit ng school po. Crayola, lapis. Bakit po kung doon kayo mamimili? Galing pa po sila ng Kalamba. Di naman namasahe. Kung may dala naman sasakyan, nag-gasos pa sa gasolina. Bakit dito kayo namili sa Divisoria? Totally po, sana makapag-experience po kami mag-train sana. Yung train. Sa train. Ngayon, minalas-malas. Walang biyahe. Kaya nag-commute kayo? Commute na lang po. Ay, kumusta na ngayon yung pamimili nyo? Okay naman po. Mas nakakamura din. Mas nakakamura bago masabi. Nakapamasyal na. Nakapamili pa. So, ano ho kayo? Parang talaga kailangan. Mabili nyo na lahat yung mga kakailangan eh. Para naman masulit. Ano po? Ay, nakaano na ba? Nakapili na ba? Hihingi ba kayong discount? Opo, binibigyan po kaming discount. Talaga? Pag maramihan po, nakakapag-discount po. Yun ang maganda dito. Kasi ilan ba anak niya? Tatlo po. Tatlo, panay grade school ho? Opo. Siyempre, pagkasabi naman nila dito, mga nagtitinda, pagka maraming bibili, parang halaga, wholesale, talagang bibigyan nila kayo ng discount, di ba? Bagamat tumaas nga ho yung presyo talaga, sabi nila ilan nagbebenta rito, tumaas din ano. Mas mura pa rin. Kahit paano. Mas mura pa rin kumpara doon sa ibang lugar na binibilhan nila. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Pagod na ba kayo? Hindi pa naman. Maaga niyong pumunta, ha? 4 o'clock pa lang po. 4 o'clock, malis na kayo ng Kalamba. Okay, salamat po. Yan. Thank you po. Makakapuso ho natin mula sa Kalamba, Laguna, na dumayo ho dito sa Divisoria para mamili ho dito ng mga school items, school supplies na kakailanganin ho ng kanilang mga anak sa pagbubukas ho ng klase sa darating na Agosto 22. Sabi nga nila medyo siyempre gumastos pa na bumiyahe pa sila pero mas okay na rin ho yun para mas makatipid naman sila sa kanilang mga bibilin. Balik po tayo sa studio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.